Good morning, everyone. Welcome to day 8. Well, actually, bigyan ko lang kayo ng update sa mga previous days na ginawa ko dito sa project car ko. Nag-bleed ako last time ng brakes front and rear. And unfortunately, it didn't go well. Yung unang-una yung likod, kahit anong tapak ko sa preno, walang fluid na lumalabas. Kaya pinalitan ko yung meron palang hose dito sa gitna. Ayun o, kita mo yan. Yan, yung hose na yan. Pinakakapalit ko lang yan ng bago. Yung luma niya pala ay sbarado na. No wonder walang lumalabas ang fluid dito. So since napalitan ko na siya, okay na siya. And then, sa front naman, konting kahit pag pinadyakan mo, sumisingaw. Nagli-leak yung fluid. Kaya babaklasin ko to. Dahil ang suspecha na, walang leak dito eh. Dito nagkakaroon ng leak sa ilalim. Ang suspecha ko is yung piston. Or yung rubber seal niya. Rubber seal ng piston. Dito naman sa engine, nabuo na siya. Sinubukan kong hugasan tong isang high tension wire. Ganda pala pag malinis. Oh. Kita niya doon, pulang-pula. So, hugasan ko yan lahat. I-engine wash ko naman total itong buong engine saka engine bay para malinis. Then nakabit ko na yung hose. Dito may problema konti. Hindi ko matandaan eh. Ito yung dati niyang hose. Pag kinabit mo sa radiator, ayan o, medyo yung bend niya masyadong sharp kaya naiipit yung hose. Kaya isipin ko kung paano gagawin, kung anong remedyo ang gagawin dyan. And then yung upper radiator hose nakabit ko na rin. Hindi ko rin maintindihan. Ito naman yung galing dito dati. Pagsalpak ko, kapos. Kaya gumawa na lang ako ng temporary extension for the time being until na makabili ako ng bagong hose. And kabit na rin yung condenser. Nilagyan ko na sturdy na yan. Wala nang alog. Kinabit ako ng bracket, kabilaan. Tapos kabit na rin yung bumper. Yung chin, hindi ko muna ikakabit dahil mayroong basag. Kaya i-re-repair ko muna. Ayan siya. Ayan o, may basag. So, try ko muna i-repair yan. Ang problema, pag ni-repair ko kasi yan, baka mahirapan na akong makahanap ng match na kulay niya. So, ang plano ko, pag ni-repair ko yan, is pipinturahan ko na lang ng flat black. Nabaklas ko na yung caliper sa front left. Inugasan ko lang konti at sumambulat yung fluid. Kapag luwa nung piston, ito ang tumambad. Yan. Bad trip, bagong-bago yung repair kit eh. Napunit agad. Hindi ko alam mo pa paano napunit. Siguro sa pagkakalagay ko, naipit niya. Hindi ko alam. Papalitan natin ng bagong repair kit. Alright? Ngayon yung luma, natanggal ko na. And then, napalitan ko na rin ng bago. Installed na siya. Ayun na siya. Hopefully, maayos na yung leak niya. Yes! Pabili na akong brake fluid. Hirapan na. Yun o. Nom 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 nom. Yun, bumula. Daming bula. Daming hangin. Bago na components nito, lahat. Piston, rubber seal, bleeder screw. Sana gumana ka na ng maayos dahil malapit na ako mabuisit sa'yo. Hinihintay ko lang yung kasama ko para matulungan ako mag-bleed. And we shall find out kung successful ba yung pagkagawa ko ng rubber seal. Sana wag na tumulo. Ayan, tapos na kami mag-bleed sa likod. Dito naman sa harap. So, pag mag-bleed kayo, unang-una yung right rear, and then left rear, and then right front, left front.
yung pinakamalayo sa hydrovac, yun ang uunahin nyo para iwas hangin sa linya. Okay? Bomba. Firme. Bomba. Firme. Yung iba ginagawa, nagbe-bleed pag umaandar yung makina para may brake booster. Pero pwede ka rin naman mag-bleed na nakapatay yung makina. Yung nga lang, medyo matigas. Check yung fluid kung naubos. Hindi. Hindi. Nagtag-konti. Tigas. Firme. Firme. Wala tula. Ayos. Ganda ng tapak. Okay. Medyo successful yung bleeding namin. Siyempre, iro-road test pa yan kung patay yung mga kapit ng preno. Pero so far, sa brake fill, okay na okay. Wala nang tulo din. Fortunately, salamat naman. Yan na siya. Kung ngayon tapos na ako sa pag-bleed, ikakabit ko naman yung fender liner dito. Medyo bulok na yung mga fender liners ko, pero pagtsatsagaan ko pa rin. Dahil kailangan, mas gugustuhin ko meron ng fender liners, kahit bulok, kesa naman wala. Dahil, ayan o, kitang-kita yan pag walang fender liners. Ang pangit, di ba? Okay, nagawa ko rin ng paraan, kahit pa paano, isalpa ko yung fender liner. Wala, wala. May ibang butas na bupa, gaya niyan. At least, kabit na siya. Ngayon, ang gagawin ko, babaklasin ko tong bumper. Rear bumper, tsaka rear lamps, tail lamps. Para masilip ko yung loob niyan. Baka kasi medyo prone din sa kalawang yan eh. Kaya tatagalin ko lahat yan para matreat ko yung mga kalawang and then ma-undercoat na rin. O ingat lang pag nagtatanggal kayo ng taillight, especially kung matagal nang hindi nagagalaw dahil prone din sa pagkasira ito. Yung pinaka bolt, plastic lang ang mahawak niyan sa taillight. Pag pinersa nyo, sasabay sa kasama sa ikot to. Masisira na siya. Natin kung ano yung nasa likod. Yeah. Oop! Diba? Malinis, malinis. Dito tayo sa kabila. Medyo malinis-linis ang ano niya, ang condition niya. Ang ina-expect ko, bulok na to eh. Pero kasi prone sa bulok yan dahil dito tumutuloy yung tubig kadalasan. Dito nag-accumulate yung dumi sa tubig. Buti naman, hindi siya bulok. May konting bubbling dito. Pero madali na yan. So next step, tanggalin ko yung bumper. Pero bago yan, syempre, tanggalin ko yung laman ng trunk dahil nandito siya sa ilalim. Yung bolt ng bumper. O yan yung mga tinanggal ko sa trunk and pakita ko sa inyo yung trunk. Yan! Dumi. Yun, hindi corrosion yun ah. Ano to, yung factory sound deadening material niya. Meron talaga yan yung box type. Medyo wala nang bulok dito dahil as I can see,
dalatero na to. And then, inisprayan nila ng undercoating. Ayan o, pati dito. Pati dito sa ilalim. Which is very good dahil one less thing to worry about. Diba? Lalo na dito, laking trabaho niyan. Pero ito, natrabaho na. Na-repair niya. May mga welds. Oo. Yes. Ayun. Pwede. Ay, puta. Makunat. Yes. Here's nothing. Pili muna natin yung wire ng plate light. Ay, ay, ay. Matanggal. Walang connection. Walang tanggalan ng ano. Reverse light. Naka-fix. Nakachamba dito sa rear fog light, oh. Turbulence, kung tawagin. Buo. At walang basag. Ayun pa rin. Ayun. Oh, ayan. Bagong-bago. Ay, sariwa-sariwa. Madumi lang. Yun, oh. Sa nakikita ko, okay ang kondisyon ng likod. May konting bubbling. Pero, nothing major. Yung sa akin talaga dati, dito, yan. Bulok yung likod. Butas-butas. At least to, medyo decent naman. Lilinisin ko lang to. Then, babakbakin yung mga bubbles. Ititrade ng turco, as usual. Then, i-spray ako ng undercoating spray. Dito naman sa bumper, babakbakin ko lang tong rust flakes. Tapos, again, tuturko. And then, undercoating spray. Okay, babakpakin ko lang yung mga nagbabubbles para ma-expose yung kalawang para ma-trip natin ng turco. Yung mga magbubutas na ganyan, tatapalan ko na lang. So, isa-isay ko lang to para ma-trip ko na ng turco. Sagwa na. Papalitan ko lang. Brand new. Diba? Papalitan ko rin yung wire dahil wala siyang connection na ganito. Baling ginawa niya rito, pinagdalawa niya pa yung wire. Isang positive, isang negative. Eh, supposedly, isang wire lang talaga. Positive lang. And then yung negative, dito na magkocontact sa tornilyo, papunta sa body. Ibabalik natin sa dati. Magandang gamitin to mga boss kaysa sa electrical tape. Kasi ito, silgado na siya, naka-solder pa siya. Ganyan lang, tapos wala akong lighter eh, kaya posporo na lang. Mainitan nyo lang hanggang sa matunaw yung solder. Matutunaw muna siya bago siya tuluyang masunog, kaya okay lang yan. Sunog na. Alright. Ganun lang. Okay. Kabit na siya. In the future, kung kailangan tanggalin nito ulit, madali na dahil meron lang ganito. Unfortunately, isa na lang ang stock ko nga na bago. Kaya yung kabila, hindi ko na mapapalitan. Pero okay lang yan kasi dark naman yung lens niyan. Kaya hindi kita na corroded yung loob. Ito, clear kasi ang reverse light. Kaya ito ang mas advisable na bago. I mean, na palitan. Mas kitang-kita kasi na pero yun yung kung lalagyan mo ng clear lens,
kita yung bulok sa loob, di ba? Yan. Ay. Okay lang yan. Natatakpan naman yan ng bumper tsaka taillight. Itong wire kanina, pagbukas ko, naandyan siya. Nakagapang papunta rito sa plate light. Ang galing. At yung pinadaan. Ayan ang daanan niya, no? Dito. Walang goma yan kanina. Lalagyan natin. Ito. Ayan. Okay. Yan. So, dyan dapat yan nakalusot. Yun. Diba? Ganun lang. Bihira eh. Dito pa pagapangin. Tama ba yun? Okay, may isa pa pala akong bagong housing ng reverse light. Yan oh. Hindi. Yan yung kanina. Pinturahan ko lang. Pwede na rin. Okay, kakabit ko na siya rito. Nakakita na rin pala ako ng ganito. So, kabilaan na yan. Yun. Saka ito. Alright. So, nalinis ko na yung likod. At least, kahit pa paano, medyo nabawasan ng dumi. And then, natapalan ko na rin may mga butas doon. Pinapatuyo ko na lang yung undercoating spray. Okay na rin yung wiring. Ayun na siya. Pati sa kabila. No, ito na yung pinagawa ko. Nakuha ko rin kanina. At least, medyo na-refresh na siya. Dati bulok yan, di ba? So ngayon, fresh metal na yan. Huwag nyo lang pansinin yung butas at medyo square. Eh, yung original kasi yan, oblong, di ba? Anyways, it serves the purpose naman. Kakaskasin ko muna yung mga kalawang nito. And then, rust converter ko para mapinturahan kaagad. Kaskas lang konti ng kalawang para mawala yung surface rust. Tapos na ako magkaskas ng kalawang. Ang oras na para mag-convert ng rust. Yan. Spray lang lahat ng pwede. Spray yan. Para ma-deader-dead yung kalawang. Kasi pag dinerecho yung pinturahan kaagad to, hindi nyo pinapatay yung kalawang. Diyan nagsisimula yung bubbles. Siyempre tatakpan ng pintura yung kalawang, pero buhay pa rin yung kalawang. Eventually, itutulak ng kalawang yung paint na nasa ibabaw niya para makawala siya. Kaya nagkaka-bubbles. Huwag ka mahulog. Yan. Pasipanan lang natin mga 15 minutes. Tapos babanlawan. And then, pwede na siyang pinturahan. Gasan muna natin mabuti para malinis na malinis. Okay, tuyo na siya. Nag-spray na ako para habang mainit, madaling matuyo. Yun o. Kaso, konti na lang ito spray ko. Sana kumasa. Ayos na. At least na-refresh na siya. May mga butas, pero hindi na importante yan. Buo pa naman siya. Mga lang butas. Mga konting butas lang naman yan.
And ulitin ko, matatakpan naman niya ng bumper. Nilinis ko na nga rin pala yung rear bumper para sa installation mamaya. Ayan, pinapatuyo ko. Habang pinapatuyo natin yung mga yan, silipin ko na rin tong plate light. Dahil looks can be deceiving. Medyo okay sa labas. Yan, surface rust. Pero mahalaga yung loob. Kaya bubuksan ko na rin to. Bigyan natin kung ano nasa loob. Mukhang hindi pa nagagalaw to ah. First impression, wala siyang bulok. May mga surface rust gaya niyan. So, pero hindi siya butas or may, I've seen worse. Ay puta, I spoke too soon. Tangin na. Ayun lang. Natin ito isa. Hirap. Yun. Tangin na, durog yung goma. Ayun. Ito ang problema dito. Pag kinalawang ng ganyan, mahirap lang tanggalin yung bumbilya. In most cases, kailangan mo sirain talaga yung bumbilya para mahugot. Walang matanggal. Dito sa labas, sariwang-sariwa eh. Sa loob, corroded na pala. Heavily corroded. Ito isa, okay. Yes, one down. Ito pa yung pangalawa. Yun. Hindi na gumalaw. Yung iba, gaya, pati ako, since sira na yung ganito nung una kong box type, kinonvert ko na lang siya sa LED. Pinasok ko rito yung housing ng T10 na LED. Labas dito yung wire. Ganun. Shit, malapit. Ben? Kasi ba nag-invento ng kalawang? Hindi ka nakakatulong ha. Nakasilbi. So no choice ako kundi masagin. Tapos yun no, ayaw talaga oh. Air panggalit. Yun. O ha? Para akong nagbunot ng ngipin. Okay. Nakabit ko na siya and nag-line up naman yung mga butas. Ayan. Yun pa. Alright. Ngayon, yan yung pinaka-fastener ko rito. Kasi butas-butas na, basag-basag na yung mga fasteners. So, ang gagawin ko is cable tie na lang. Ayaw ko ng ano, ng alambre gaya nito. Kasi kakalawangin din yan. At least cable tie. Matibay-tibay. Tsaka never kakalawangin. Gusto nyo mas matibay, doblehin nyo ng cable tie. Medyo payat kasi itong cable tie na meron ako. Yan. Yan. Alright. So habang nanonood kayo, syempre gusto kong batiin yung mga followers natin na
gustong magpa-shoutout, unang-una dyan si DCV1979. Ito po ang sinabi niya sa akin. And shoutout sa iyo, sir. Susunod na shoutout goes to Melvin Pahar. Pasigaw si Lambing Noemi from Calamba, Laguna. Salamat, boss. Salamat din sa inyo. Okay? Shoutout sa inyo, Mr. Melvin Pahar. And another shoutout goes to Reggie Regalado. Pa-shoutout idol sa Day 8 from Santa Rosa. Shoutout po, Mr. Reggie, and sa mga taga Santa Rosa, Laguna. Dennis Salvador, shoutout sa iyo. Sa Day 8, boss, shoutout mo ko. Ito na po, Mr. Dennis Salvador, shoutout sa iyo. Thank you for watching. Reyes Pusong, kaya huwag makulit. Okay, shoutout from Tagaytay, Ray and Diana, Sir Bong. Shoutout sa iyo, Mr. Ray and Diana. Thank you for always watching my videos. Kay Kyle Nator, pa-shoutout, Sir Bong. Thank you very much, Mr. Kyle Nator. Shoutout sa iyo. Last but not the least, gusto kong extend ang shoutout all the way to Mindanao, to Davao City, I think. Mr. Greg Caneda. I believe he is the president of Lancer Backstab Pilipinas Davao Chapter. Correct me if I'm wrong, Mr. Greg Caneda, pero basta ang alam ko, presidente ka dyan ng Lancer Club. Shoutout sa iyo, sir. Alright, so yan muna ang shoutout natin for today. For this video, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe na rin, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga uploads. Alright? Yun, bago. Pwede sa awa. Yun. Yung nilinis ko kanina ng plate light, ito. Nalinis ko na siya, napinturahan, na-treat na yung rust. Kaso, ayaw na magkasya dito nung ano, nung bumbilya. Dito sa kabila, okay. Dito, kahit anong pilit ko, mahirap nang isiksik ko talaga ng husto eh. Baka hindi ko na mahugot. Kaya, ang balak ko na lang, may isa pa akong set ng, so dyan na yan. Tapos may isa pa akong set ng plate light na luma. Pinutol ko yung sakit ng bumbilya. At meron ako nito. Ito na lang ilalagay ko dito. I-convert ko na lang siya. Ganyan. Okay? Lalagyan ko lang ng sealant dito, paikot, or dito sa ilalim para hindi gagalaw-galaw itong sakit ng bumbilya. So, T10 to. T10 ba o T2015? I'm not sure. I think T10, peanut bulb. Pwede mo rin palitan ng LED. Ganyan, ilalagay ko dyan. Para hindi na ano, problematic sa in the future. Kasi pag ginamit ko pa rin yung ganun, kakalawangin at kakalawangin lang din. Okay, naidikit ko na yung socket ng bumbilya. And then yung ground wire, itatap ko dito. Pag tinakpan kasi yan, lalagyan ng tornilyo dito, di ba? Dito ko na lang siya itatap sa loob. Negative. Bukas kasi natin konti. Para mag-contact yung ground. Lagay natin yan. Lagay ito.
Tapos ito. So yung blue pa rin ginamit ko para match yung pintura. So itong wire na to, ito yung clip niya dati. Palitan ko na lang yan kasi wala akong makitang kapartner nito. Yan. Ito. Tsaka ito. Magka-partner. So ito yung tatap ko dito. Yung the other end, tatap ko dito. Yes! 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 So yan na. Tap na yung wire. Ngayon, ito rin. Okay na. So kakabit ko na to. Yan lang. Tapos tatak in yung wire sa loob, syempre. Tapos yan. Then, screw. So, yan muna ang video natin for today. That's all for day 8. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. And sana nandiyan pa rin kayo sa susunod na mga videos ko. Alright? So, thank you for watching, guys. I will see you on the next video.